Dahil sa nararanasang El Nino, 7 probinsya na ang isinailalim sa state of calamity. Umabot naman sa mahigit 73 milyong piso ang naging pinsala sa mga pananim sa buong Region 9 dahil sa matinding init. Balita hatid ni Bernadette Reyes. Halos mawala na ng pag-asa ang mga magsasakang apektado ng matinding El Nino sa Mindanao. Bukod sa pagkasira ng mga pananim, said na raw ang kanilang ipon para tustusan naman ang iba pa nilang bayarin. Grabe kaya mong nahigaguman din nga kalisod, sir. Diri kami nagkuha og mga source sa among panimalay, sa mas pagbayad sa kurente, pagbayad sa suga, sa tubig. Tanan-tanan nga pananglanaw na mo diri sa balay, diri na mo gipanguha. Hindi tuloy mapigilan na maging emosyonal ng ilan dahil sa tindi ng nararanasang hirap. Panawagan ako sa atong gobyerno na tungod sa akong kaapiki karon, kaproblema ko unsay igasto na kusunod klase sa akong mga anak. Kay karon ang akong kapital nga giutang, wala pa na akong mabayri ron. Mapagani akong matunon karon, ang akong utang nga wala pa na akong mabayri. Sa huling ulat ng Department of Agriculture Region 9, umabot na sa mahigit 93 million pesos ang pinsala sa pananim sa buong rehiyon. Mula yan sa dating 70 million pesos lang noong Enero. Ilan sa mga probinsyang pinakagrabe ang epekto, ang Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Zamboanga City at Zamboanga Sibugay. Sa Davao City, posibleng magdeklara na ng State of Calamity ang Office of Civil Defense Region 11 dahil sa lawak ng pinsala ng El Nino roon. Ayon sa City Agriculturist Office, nasa mahigit 800 hektarya na ng sakahan ng apektado ng matinding init. Karamihan dito ay yung mga nasa distrito ng Pakibato. Hindi na raw kasi mapakinabangan ng mga nasirang tanim na aabot daw sa 19 milyong piso ang halaga. Kasalukuyang nasa state of calamity naman ang 7 probinsya sa bansa dahil sa El Nino. Kabilang dito ang Isabela, Quirino, Bukidnon, Davao del Sur, Cotabato, Maguindanao at Basilan. Ayon sa NDRRMC, ang mga probinsyang ito ang nakapagtala ng malaking pinsala ng matinding init. Samantala, dahil pa rin sa matinding tagtuyot, wala pang araw kanina sa barangay Kinilis, Polomolok, South Cotabato. Pero ipinila na ng mga residente ang kani-kanilang balde para makaigib ng inuming tubig. Talagang nauubusan na po ng supply ng tubig dito. Kaya po ang isang pinaka-option namin dyan ay nagdi-deliver po kami ng tubig para sa kanila para po naman mabawasan naman po yung kakulangan ng tubig kahit na pang-inom na nila. Bernadette Reyes, GMA News.